Wow. Oh my God. Hello, what's up mga ka-Zone? Welcome back to my channel, Jim Zone Vlog. So, for today's vlog, I'm going to make a reaction video. So, since this is my first time na gawin ito, nag-viral ito, itong video na to, tungkol ito sa bata, na 10 years old pa lang is kailangan niya ng kumayod. Kailangan niya na magtrabaho. No? So, para matustusan yung kanilang pang-araw-araw. No? So, hindi ko maiwasang hindi mag-react or magre-react dito sa video na to. It's from Kapuso Mo Jessica Soho. No? So, Hingal Kabayo yung title ng episode niya. So, let's watch. Tara! Braso paa, nakaatang ang pag-aararo at pagsasaka. Pilit itinutulak ng maliliit niyang bisig ang 10 kilong araro. Pagewang-gewang at halos matutumba na rin siya. Pero kahit hingal kabayo na, determinado siyang maararo ang 2 ektaryang bukiring ito, katuwang ang kanyang kabayo na si Rabanos. Siya si Raymar, 10 taong gulang lang. Imagine a 10-year-old boy nag-aararo ng ganito. So ako nga, hindi ako marunong mag-araro. Never kong experience. Sumakay lang ako sa kalabaw, oo. Pero yung ganito. Gawa ko pong mag-araro. Dahil lang sa kanya. Hindi rin niya gusto. Pero kahit anong gawin, ma'am, ganun talaga. Gusto ko sana na makasama siya, ma'am. Napapagod na po ako mag-araro. Dahil lang sa kanya. Para kanino niya ba tinitiis ang lahat ng paghihirap na ito? Dito sa Sultan Kudarat, nakatira si Raymar kasama ang kanyang lolo Rudy. Umaga pa lang, inihahanda na ni Raymar ang alaga niyang kabayong si Rabanos. Si Rabanos yung pangalan ng kabayo namin kasi Rabanos yung inararo niya eh. Pinapaliguan niya ito. At pinapakain. Si Rabanos ang katuwang niya para meron silang maipambili ng sardinas at gamot. Kapag wala pong ulam, sin lang po ang amoy ng ulam. Daan-daan lang! Kamadapa. Sugatan ka na naman mamaya. Maya-maya lang, umakyat na ang maglolo at si Rabanos sa bundok. Bilisan mo. Hinihila lang ni Raymar ang kanyang kabayo. Bilis, bilis! Pero pagdating sa matarik at makitid na bahagi ng bundok, musakay ng kumam dahil madali lang magbira, ma'am. Gusto ko yung tawag ng bata nun sa nag-interview sa kanya, yung ma'am. Yung ma'am, ang galing, parang sobrang galang. Talagang alam na alam mong para talaga may something dito sa bata. Na talagang magalang siya. Kasi ma'am eh, imagine. Dear
padelikado ng padelikado ang daan. Pinakaya ng kabayo. Muntik pang ang madulas ang kabayo. Alas 9 na ng umaga nung narating nila ang Bukirin. Si Raymark nagsimula ng mag-araro. Mas mapapadali raw ang kanyang gawain kung siya'y magyayapak. Sud lang good ma'am, dahil gamay ko. Pero kaya kung kugid kayo ma'am para sa akong pamilya. Naawa rin kasi batang bata pa po eh. Yung mga ibang bata, laro lang po ang kanilang iniisip. Tinuturuan na po ako ng aking tatay na sumakay at mag-control sa kanya. At pag 6 ko po, sumasakay niya ko sa kanya. Nanonood na ako ng tatay na paano mag-araro. Pag 7 ko po, sinusubok-subukan ko na. May mga pagkakataong humihinto siya dahil natatanggal ang araro sa katawan ni Rabanos. Pangamba namin, ang mga bata ay ayun, tumutulong na naman sa mga magulang at tumutulong sa pag-augment ng income ng pamilya. Samantala, si Lolo Rudy naman ang nag-aani ng mga gulay. Pagsapit ng tanghali, nagpahinga sila at pinagsaluhan ang talbos ng kamote. Talbos ng kamote. Makalipas ang ilang minuto, balik uli sila sa trabaho. Malaki po ito ma'am, dati. Sa damo ko na matalim po ma'am, ito pa po. Sa akong ulo, ko ma'am, sa pag, sa babaw, nasugatan ng mais. Ipupunggang ko lang ma'am, isang sakit, lagang ko ubos. Lakat ospital, ma'am. Titiisin ko po kahit maliit ako. Kada kilo ng labanos, kumikita sila ng 10 piso. Wala na po kaming chance magyaman sa mundo dahil ang amin lang po sa isang araw makakain ng katatlo po, ma'am. Kay Buglag, oh, ma'am, God. Kung ay kakwarta, di mo di kapag bakal. Isa pa sa pinangangambahan nila, si Rabanos, matanda na, 24 anyos, kaya unti-unti na rin nanghihina. Naawa na po ako sa kanya dahil araw-araw po yan, may trabaho, kinakarga po ang radis sa kanya at murag na lagnat siya ma'am. Ilang buwan pa po bago siya naararo. Firming istorya sa iya, maayo na siya na dili na siya magkasakit. Dahil wala na kaming pera. Lumaki si Raymark sa poder ng kanyang lolo't lola. Malabo na rin ang paningin ko. Mahirap po eh, walang bili ng gamot. Kadalawa na ako na atake, sir. Tatlo na taong gulang pa lang daw si Raymark nung ito'y iwan ang kanyang ina. Mayroong asawa na po. May mga anak na sa kwan, ibang lalaki. Hindi ko na balaan nga gaarado ang bata ko sa ila. Balaan na sa bata ko, ma'am. Wala ko sila ginapabayaan. So iniwan siya ng nanay niya sa mga lolo't lola? Nagihan ko sa mga bata ko nga. Wala ko sila na upo. Di pila ka years. Mga bagay lang ha. Wala nila naiintindihan nga nagihan ko sa ilang tatay. Kaya ang mas nakakasama ni Raymark noon, ang kanyang ama. Napakasarap po na lumaki ka na may tatay. Kain po kami sa dahon po ng saging.
Nagkaroon ng warrant of arrest ang ama ni Raymar dahil sa illegal possession of firearms. Para to sa depensa sa mga kuan ay unggoy diha, baboy iyala. O to siya nga nagpalit niya og ingon atong karaan ng mga pusil pro ulay bala. Wala ganito kabuto. Hindi ko namin alam kung saan siya nagpunta. Simula noon, hindi na nakita ni Raymark ang kanyang ama. Nagawa ko pong magararo dahil lang sa kanya. Hindi rin niya gusto, pero kahit anong gawin, ma'am, ganun talaga. Gusto ko sana na makasama siya, ma'am. Dis ko na, ma'am, dahil napapagod na po ako magararo dahil lang sa kanya. Kung nandito lang po siya, hindi na po ako magawa nun. Maliit pa ako, ganito na tinatrabaho ko. Pero sige lang, kakayanin ko para sa pamilya ko, ma'am. Tay, sana matapos na yung kaso mo, tay. Masakit po sa pakiramdam na akalain mo sa ibang bata na bakit sila, dahil sila nung swerte nila, dahil may nanay sila at tatay. Tapos, inaensulto nila ang kanilang nanay at tatay. Kung ako po yun, ma'am, napakaswerte na po ako sa mundo. Dahil hindi ko po sinasalita ang aking nanay at tatay ng masakit. Sa kabila nito, pipilitin daw ni Raymar na maging matapang. Kung gusto pagdako, ma'am, ma-army po, ma'am, dahil pagtatanggol ko po ang mamamayan po sa bansa, walang mag-aabuso sa aking tatay at walang mag-aabuso sa ibang tao na mga terorista po, ma'am. Per our observation, we're still lacking government action when it comes to helping or assisting those injured doon sa mga nasa laylayan. Lalo na kung basic needs lang tulad ng pagkain at tirahan yung kailangan nila, hindi pa natin maibigay. Ang pwede na lang nating maipasok na solusyon ay maalalayan siya na mabigyan ng materialis ng pag-aaral. Magbibigay kami ng insentibo. Dolly po, nagbibigay din po ng livelihood to parents of child laborers. Ito lang Biyernes, matapos ang buong araw ng pag-aararo. Ang maglolo, sinorpresa ng aming team. Oh. Hinandugan din sila ng barangay Masyag at ng local government unit ng Bagumbayan sa Sultan Kudarat ng school supplies at groceries. Napakasaya ko yung naraw para sa amin. Napakalaki na po sa amin itong natulong, ma'am. Napakabuti niya po. Oh my God. Ako, nagarilay na ganito para matulungan. Ating local government unit nagpaabot po ng 10,000 piso sa kay Raymar. Makatulong sa kanya na makapag-umpisa sila ng kanilang pamumuhay. Katulong sa kanyang pag-aaral kasama yung kapatid niya. Sana pagpalain pa kayo ng Diyos, ma'am, na marami pa kayong tulungan ng mga mahirap na pagkakad namin, ma'am. Nagbigay rin ang Department of Agriculture ng mga organic fertilizer, assorted fruit trees at vegetable seeds para maiwasan na raw ang araw-araw na pag-araro ni na Raymar at Lolo Rudy. Nagbigay sila ng mga native na manok, kambing at baboy para ang mga ito na lang ang kanilang paramihin at pagkakitaan. Eh. Sa inyo na yun lahat! Bukas! Dahil nanghihina na ang katawan ni Lolo Rudy at ni Lola ni Risa, ipinakonsulta na rin sila ng aming programa sa doktor. Binigyan sila ng mga gamot. Siyempre, pati si Rabanos, ipinacheck up na rin sa veterinaryo. At binigyan din ito ng vitamins. Para po babalik po yung kanyang dating sigla at lakas. May katandaan na yung inyong kabayo, wag na yung sobrang bigat. Naghandog din ang aming programa ng kaunting financial assistance. Inendorso na rin ang aming programa ang pamilya ni na Raymar sa DSWD. Part sila ng corpus beneficiary. Mayroon silang mga financial na tulong para masustain yung kanilang educational assistance at saka sa health ng mga bata. Isang dahilan na si Banda focus sa school niya kasi mayroon ng sustain na ibigay ang government sa kanila.
Maraming mga batang Pilipino, sub-sub na sa trabaho, ang kanilang kamusmusan na uubos sa maagang pagbabanat ng buto. Hanggang kailan nila kailangang maghihingal kabayo? Hindi ko na po kaya. Tungan niyo po ako. Hindi ko na po kaya. Maliit pa ako. Ganito na ang trabaho ko. Ah, God. Umayaman lang ako talaga. Hindi ako magdadalaw ang isip. Tutulong talaga ako dito sa bata. God, imagine, sa murang edad, 10 years old, nag-aararo, ganun, batak sa trabaho. So, ako, hindi nga ako marunin, hindi ko nga alam kung paano gamitin yung araro, pero yung bata, naturuan, natuto ng ganun. Nakakatuwa yung bata in a way na yung paggalang niya. Yung ma'am, na-notice ko talaga, puro ma'am siya sa kausap niya, sa pag-interview sa kanya. Diba? Kaya pala, kating-kating na akong panoorin tong video na to kasi ang ganda ng story yun. Thank God, natulungan din siya. Maraming tumulong. Tapos, yung natulong sa kanya, imagine mo yung reaction niya, how grateful he is. No, na para talagang tuwang-tuwa siya sa ganung bagay. And then yung kanina, no, yung previous yung kumakain sila, no, yung after all the hard work nung kalaating araw na yon, then kakain sila kanin tapos talbos. So, yung ibang mga bata nagrereklamo pa sa ulam nila. Siya pa, tamo, wala siyang kareklamo, sige lang. Pero syempre bata pa yung bata, susuko din talaga siya. O may paraan or may way lang na iba. So I just hope ito after this feature sa kanya bubuhos ang tutulong, ang tulong sa kanya. Sigurado 'yan. Mabait yung bata, masyado magalang, mabait, masipag. Yun talaga yung mga nire-rewardan eh. So ayun, hindi ko talaga kinaya kanina. Naiyak talaga ako, babaw ng luha ako pagdating sa ganyan. Kasi wala na siyang mga magulang niya, tatay niya nawawala. Tapos yung nanay niya, wala ano na rin, nandiyan siya, pero iniwan sa lola at lola. Alam mo yung maganda sa ganitong ma-feature yung buhay ng bawat tao na hindi mo alam na nangyayari pala yung ganito. So, kudos din sa KMJS, sa researchers. Ang galing, nakita nyo, buti na lang nakita nyo sila. Kasi imagine merong ganito, no, talagang totoong nag-e-exist, hindi lang sa pelikula, hindi lang sa teleserye, kundi nag-e-exist talaga yung ganitong way of life dito sa atin, no, lalo na yung mga batang ganito. So, I'm sure help is on the way para sa bata na to, kay Raymark. Wala akong masabi sa'yo, 2 thumbs up talaga. Ganito yung mga batang deserve na tulungan. Sana after this, no, hindi niya nagawin yung ganun, yung pag-aararo, mag-aral siya, no. Kasi may kinabukasan tong batang to. May future or meron siyang may mararating sa buhay yung ganitong bata. Sa murang edad nagsimula siya ng ganito. So, good job, kid, Raymark. So, bubuhos ang tulong sa'yo. Siguradong-sigurado yan. Okay. Ang hirap pala na reaction video. Anyway, mga ka-zone, no? So, yun lang. Thank you for watching, no? Siyempre, ano pa rin tayo, no? Like, comment, share, and subscribe. Jimson Vlog. Thank you for watching. Okay. Bye-bye.